sector, small scale and artisanal fisheries. Napaka-vulnerable. Ito yung mga coral reefs, mangroves, no? Yung mga maapektuhan yung production nila. All resulting in the waste and catch. Yung mga small scale fish fishers, directly affected. Yung large scale marine fisheries naman, meron mga apektuhan ng distribution of species and they affect national boundary. Dati, hindi na Philippine waters lang. Mamaya mabalitaan natin mga Pilipino fishermen na huli na sa coast ng Thailand or ano, kasi na, umalayo na para makahuli ng iba. So, then, kung gusto nyo mag-research, ito yung mga indices, no, ng vulnerability assessment of species to climate change. Ano ba yung habitat specificity, price sensitivity, all the way down population growth rate. So, you can do research on this aspect before you can assess vulnerable ba itong isda ito or itong shellfish na to climate change. So you have mitigation measures. Ano? Ano magagawa natin? Maghanap tayo ng ibang species. Bukod sa tilapia, bukod sa bangus, ano pa bang iba na pwede na hindi masyado susceptible? Then, isang alternative, maghanap natin native natin na indigenous. Alam ko ba tilapia hindi naman niya native sa Pilipinas? But it's one, the number one freshwater species. And billfish is also cultured native, pero yung mga culture environment niya in a different environment than from its native marine environment. So, meron tayong comparison of vulnerability. Alin ba ang less vulnerable? Ito yung ating kalagayan. Selective breeding. Genetics na to. Pipiliin natin yung species na or variety na temperature tolerant, disease resistant, and then acid tolerant. And nutritional studies. Para hindi na tayo dependent sa fish meal, ang patang ibang i-replace natin as a source of protein for our aquaculture needs. Since sa mariculture naman, infrastructure, no? Yung pagbagsak ng capture fisheries, isang solusyon, shift to mariculture. Enclosures, no? You win fishermen away from capture fisheries to aquaculture, but it's difficult. I tried giving a seminar to capture fishermen to promote mariculture parks. They have a resistance. Kinalakihan na namin, tatay namin, lolo namin, mag-iisda, bakit kami pilipat sa aquaculture, sa farming. And then, open waters, less vulnerable to climate change impact. And again, diversification of commodities. Last slide. So we have to increase the resilience of communities, hindi lang yung species, but yung communities relying heavily on fisheries and aquaculture. So we have to develop a conceptual framework involving ecosystem maintenance, economic and livelihood development, socio-cultural adaptation, and progressive and responsible governance. Yung next paper will focus mainly on number 2 and number 3. May case that she has worked on for a decade. Ang expected goals ng climate change adaptation? Environment friendly, sustainable and robust aquaculture technologies and methodologies, mitigating global climate change impacts in the ASEAN region, appropriate actions like governance, policy, guidelines and legislation, and should be community-based, hindi lang commodity, but the whole community. Thank you. Okay, thank you, Tom, for this wonderful presentation. So now, I hope everybody is taking notes for me. For now, let's proceed to the next topic, which is the community-based resource enhancement experience as a climate resilient strategy for food production and livelihood development. Our next speaker is an associate scientist, program leader of the Meeting Social and Economic Challenges in Aquaculture Program, and head of the Social Economic Section of Southeast Asian Fisheries Development Center, or SIDDEC, Aquaculture Department. Her fields of specialization and interest are research, training and technical leadership in natural resources management and policy analysis.
aquaculture economics, valuation of fishery and other natural resources, and improvement of price or market information systems in developing countries. At present, she conducts research studies on community-based resource enhancement, or CBRE, and mariculture livelihoods. To talk about her study on CBRE as a climate resilient strategy for food production and livelihood development, and to present results of the CBRE of abalone, sunfish, and tiger shrimp in the Visayas, which could also be done in the Mimaropa region, please welcome Dr. Teresa Salayo. Hello, good morning. Wow, ang sarap ng feeling. Naalala ko yung mga dekada na ako'y kagayan nyo. Na I'm very interested in science. That's why, kagaya ng introduction sa akin, thank you for that introduction. Although I'm an economist, I've been doing yung mga econometric modeling, yung mga prices, yung mga quality ng products. But in the end, I went back to my first love, which is biology. Kasi noong high school, di ba, may mga science quiz, may biology quiz. Ay, naku, masali ako dyan. Kaya nga, sabi ko, bakit ba ako nag-economist? Eh, ang interest ko is biology. But anyway, I would like to tell you, students, na kahit nasa field ka ng social science, things now, as explained by earlier by Dr. Malu Aralar, maganda kung interdisciplinary yung iyong alaman. Ibig sabihin, kahit nasa social science ka, like economics, humanities, it would be very useful if you will also learn yung biological aspects. Kasi, lalo na yan, climate change, nagbabago ang panahon. Alam mo nga yung economic analysis kagaya mo. Alam mo yung cost and benefit analysis. Hindi mo naman naiintindihan bakit mahal na pala yung production cost ng aquaculture. Ayun, sinabi ni Dawan, because of climate change, because hotter na yung temperature, mas mahal na yung production cost. Kasi i-aircon mo na yung mga isda. Hindi, joke. Ang aircon nila yung aerator. Di ba may umiikot na paddle wheel sa mga... Sinong nakapunta na na sa fish pad? Wala. Oh, yan, meron pala. Di ba may umiikot dyan? Umubog ang ganon. Ano yun? Aerator. Para to cool down the air to increase the dissolved oxygen. So, ako, economist ako. Pero pag nakita ko yun, kasi kailangan ng additional dissolved oxygen. Kaya pala, mataas yung production cost. Kasi ako yung nag-a-analyze ng mga cost of production sa SITEC ng mga aquaculture technologies. But anyway, we have limited time, so I'll try to direct my presentation. I would like to connect lang with the presentation of Dr. Malu Aralar on climate change and its impact on fisheries and aquaculture. So this one, I will share with you ang aming community-based resource enhancement, or I call it CBRE. I realize, although the intention is of course to stop depleted restore depleted resources, nakita namin meron pala siyang resiliency element to address changing climatic patterns in the Philippines or in our experimental site. So, I'm doing some of these studies kasi combination ito ng dalawang research studies namin with Dr. John Altamirano. Okay? So, ano ba ang coastal scenario? Halos lahat naman tayo dito sa kwartong sa hall na ito ay nakatira sa tabing dagat. Ano? Marami? Kasi island, ano kayo eh? Island province, di ba? So, ano ang buhay sa tabing dagat? Coastal fishery scenario, increasing human population. Siguro dito hindi nyo pa masyadong nadarama kasi mababa pa ang population sa Romblon.
pero dumadami-dami na rin. Increasing fishing costs and low income from fishing. Ayan, pinaliwanag ni Dr. Malu. Yan na nga yung scenario natin, lalala pa because of climate change. Yeah. And then there's overfishing. Kasi, umuunti na yung harvest, di syempre, lalo kang mangingisda. Kung ang mga mangingisda, sinong anak ng mangingisda, pakitaas po ang kamay, mga children. Walang anak ng mangingisda. Uy, yung si Tutoy, nakita ko siya. Not shy, you should be proud about it. Kasi sabi nga ni Dong Malu, more than 20% of the protein na nating mga Pilipino nanggagaling sa isda. So, ako nga, hindi nga ako anak ng mangingisda, but I decided to work for the fishermen. Okay? So, ayan, overfishing. So, dahil umiliit yung kulit, lalo silang tumatagal mangisda. Dati, 3 oras lang, uuwi na, may huli na. Ngayon, 10 oras na si tatay, nangingisda pa rin. Pag-uwi, maswerte na pag may 2 kilo. Okay? Climate change. Ayan, dagdag na scenario sa coastal fisheries. And that was very well explained by Dr. Malu Aralar. And then, what are the strategies to manage depleted fisheries? Hindi yung climate change, but depleted fisheries. So, manage fishing effort. Ibig sabihin, yung mga oras ng pangingisda, yung mga panghuhuli, hindi naman pwedeng sabihin, tama na ang pangingisda. Kasi araw-araw, yan ang ikinabubuhay ng mga fisherman. Tapos, restore degraded nursery and spawning habitat. So, yung mga intertidal flats, yung mga lusayan, yung mapapabaw na lugar sa kapindagan. Kaya lang, wala, napabayaan din yan, polluted yung iba, ang corals yun na degraded. At lalo sinabi ni Dr. Malu, pagka may climate change pa, yung corals na magkaka-bleaching pa. Tapos hanggang mamatay sila with coral bleaching. And then, what we do, our focus, we were given the task to do release or stock enhancement. So, ayan, bakit kailangan mag-community-based resource enhancement? Kasi there's overfishing, especially of high value. Yung mga kagaya nito, mga species na ito, kagaya nitong ulang, that's Peneus monodon, sumpo, yung tiger prawn. And then we have the, sunfish, holoturia istabra. Yan yung balat or kiskisan. At ito ay abalone. So, itong abalone na ito, high value yan pare-pareho. Mahal ang katakilo ng mga yan. So, dahil sila ay mahal, high value, syempre, naubos. Well, kinukulture, pero we realize napakataas ng production cost. Na hindi naman kaya ng karamihan ng ating mangingisda. Kaya mahirap din lumipat from fishing to aquaculture is because of the high cost of doing aquaculture. Kadalasan, malalaking kumpanya yung nagiging matagumpay or sa aquaculture. So there's a potential to rebuild and restore stocks. Oo, kasi bakit? Kasi meron pa namang mga natitira, mga breeder. May natitira pang abalone. Kilala niyo ba yung abalone? Papina ang tawag sa Bisaya. Ano lang, hindi ko alam dito kung ano yung tawag dito. So, ito yung mga abalone. Yan siya. So, anyway, yan yung abalone. Yung shell yan. Ine-export yan sa Japan. And, kung si girl nandito sa kabila ng isla, si boy,
So paano magkakaroon ng anong fertilization kung ang sperm at egg pagkalayo sa lugar? Siyempre, hindi magkakaroon ng anak yan. So kasi napaka-sparse na. So that's why we do stock enhancement. And then at same time, in Tigbawan, Iloilo, we have the facility, we have the hatcheries and nurseries to breed them in captivity and also to nurse them also in captivity. So makita nito, ayan, ito yung mga baby nitong abalon na alagaan yan sa hatchery. So sakalip na magkakalayo sila sa natural space, sa tangke, yan, mabili silang nanganak. Ito naman, ito yung sunfish. Ito yung mga breeder na nagulang na namin para papaanakin din sa tangke. And yan yung supo. Okay? So, bakit community-based? Sabi nga ni Dong Malu, kasi sila mismo ang nandyan sa katabing dagat. Sila mismo yung nag-aquaculture. Sila mismo yung nangingisda. At sila mismo, kung hindi sila naturuan, sila mismo ang sisira sa karagatan at sa mga culture activities na ginagawa natin. So, kailangan ng collaboration ng local government, and then ang SIPTEC, nandyan kami, and most especially, ang fishing community to operate and manage the tri-party collaboration. Kaya hindi lang kami ang gumagawa ng mga study namin. Katuwang namin ang local government at saka even the traders. This activity would not have been successful without the cooperation of the traders. Market. Yeah, market. So anyway, and then, saan yung mga phase of study namin ngayon? So ito ay ginawa sa ang shrimp, nag-stock kami ng shrimp juveniles, yung mga post larvae ng shrimp. Kinulture muna for around more than 2 weeks dito sa isang pond sa Pinamukan, sa New Washington, hindi sa US, sa Auckland. Malapit lang yun dito, di ba? New Washington, Auckland. Dito sa New Washington, S-Wali. So dito nag-release kami ng sumpo. Kasi nga, ubus na ang yan, mamaya i-ano mo ang result. And then, in Mulungapong Island, so this is Negros Island, this is Panay, Aklan is there, Boracay is over here, and you are here. Dito sa taas yan, dito kayo, Mimaropa. And our release of abalone and sunfish dito sa area nito. Ito yung Sagay City, which is katabihan ng Panis na dito, dito is Malate, ang Bacolod na dito. So anyway, ito ang Mulungapong Island kung saan kami nag-release ng abalone at sunfish. Okay? So malapit lang sa inyo. And you are sharing the same Visayan Sea. Okay? So, ano ang nangyari sa shrimp? Ito. Sa New Washington, Estuary, ito ang status ng shrimp fishing nila. So, hindi umaganda ang kalagayan. Bumababa ang catch per unit effort from 25 kilograms ng 1970s hanggang 0.6 na lang ng 2013. Ang mangrove, ganyan kadami ng 1953, ng 2008 assessment, mali ito, 800 yan, sorry, wala dapat ko ha, 800 hectares na lang according to Dr. Primavera. And then the culture funds, dati walang culture kasi lahat nangingisda. Ayun, ang mangrove, kinonvert, ginawa ang culture fund ng 2,000. So makita mo, 4,000 plus 800, simply, 4,008, okay? And then fishing gear, dahil dumarami ang walang trabaho, diba ang tawag sa fisheries is yung last resort employment. Huling tiyan sa MOMA na magkatrabaho at mabuhay. Kasi walang puhunan, labas ka lang. Okay? Manghirap ka ng bangka kung wala kang bangka, magpapila ka. Kung wala ka talagang bangka, maglakad ka sa tabing dagat during low tide, mamulot ka ng mga shells, di ba? Ng mga sunfish. Yan ang nakikita ko sa mga coastal areas
fishing. Ayan, may overfishing din. Dati, nakakakuha sila ng 0 to 2. Noong 2010, nung mag-umpisa yung pagpunta ko doon, 2006, noong 2010, nag-survey ako, ito na lang yung nakukuha nila. 0 o 2 piraso per day, magka nanginha sila. Mali ba na lang kung pumasok sila sa marine preserve at magnakaw sila? So the only way to, ano, if you have aim to harvest more, pumasok ka sa marine preserve and you do poaching, which is not of course good. Kasi, mabibilang lupa. Pero kung ikaw ay gumagawa ng tama, nanginin ka sa tamang lugar, eto lang ang makukuha mo. At ang sea cucumbers or sunfish, napakaliligid. Halos juvenile. Gusto ng trader, mamili. Gusto ng mga ano, mag-inhas. So, pumapasok sila dun sa mga marine reserve. Sinusuhulan yung mga dapat suhulan, pero that is wrong practice. So anyway, what did we do? So yung sa New Washington, we released the shrimp. Nag-culture kami dito ng shrimp for 2 to 3 days. Maliliit pa hanggang naging ganito kalaki. Nilagyan namin ng tag. 1% of the total number to be released. Bakit ng tag? Para sa monitoring. Para pag-monitor namin, alam namin kung yan ba ay nirelease namin o hindi. Pero hindi naman pwedeng itag lahat kasi kung nirelease kami ng 120,000 or 400,000. So representative lang to. We just tag around 1 to 2% of the total number to be released. And then, dito sa Sabay Marine Reserve, nag-release kami ng mga abalone juveniles. Itong maliliit na ito, galing sa hatchery din, inilagay sa coral reef. At saka, ang sunfish naman, nagtumuha din kami ng breeder, yung mga baby nila, na-amaze ang mga fisherman kasi kasama namin sila, community basis, nanguha ng, nagpa-dive kami, nanguha kami ng mga 35 pieces na sunfish. Pagbalik namin after 6 months or so, pagbalik namin, namangha sila kasi yung 35 pieces, binalikan namin. Binalik namin yung 35 pieces, buhay pa, inihulog ulit. Meron kami more than 1,000 na babies na inibigay sa kanila. At inilagay sa kapatid, inalagaan nila kasi hindi naman kami tumatagal doon. 1 or 2 overnights lang kami doon per month. So that's Dr. John Altamirano, monitoring the sunfish juveniles. So capacity building, sabi nga ni Dong Manu, kailangan ang tao turuan. Siyempre, kahit kayo, capacity building yung itong ginagawa ninyong pag-aaral. That's why your parents are working very, very hard in order to send you to school, to capacitate you para pagdating ng araw, kahit wala sila, kaya niyong ituloy ang buhay. Okay? So, meron kami practicals ng abalone seed production. Ang fishers, kasama namin nag-a-assist sa mga monitoring pens ng sunfish. Ito ang mga school children sa isla. Ini-invite namin paminsan-minsan, kagabilang sila ng sunfish juveniles. Bakit napili ang children? Para maturuan sila na huwag kumuha nung maliliit pa kasi hindi pa sila nakaanak. Tinuturo namin ulit yung tamang size kasi nakaanak na yan. Kasi imagine if there's no breeding population. Makuubos na nila ang lahi. Parang tayo. Nawala ang mga teenagers at mga dalagang binata. Lahat na lang tigulits na lang. Di maubos ang population. Kaya kailangan balance, may bata, may matanda, may mature. Kailangan din naman natin yung mature breeding population sa fisheries. Okay? So, ayan, ang mga local divers kasama rin pag-release ng mga tags.
types with abalone juveniles, binababa namin yan sa coral reef. Tandaan nyo ha, mamaya i-compare natin yan. Napakanipis ng corals kasi binubutot nila. Pag namumuha sila ng abalone, kung ano man mga shellfish. Pero, nung tinuruan namin na hindi dapat ganon, and then we protected the area, may tagabantay, makita nyo mamaya kung ano ang itsura na itong degraded coral habitat. And then of course, sometimes at SeaTech, we have training. Tingnan nyo yung website namin, www.seatech.org.ph, kasi pwede kayong mag-OJT sa SeaTech, sa Iloilo, sa Binangonan, at tuturuan kayo ng Fisheries and Aquaculture. So yan, sinasama namin trainees namin. O ito nga mga adult na yan, mga private sector na nagkaroon ng exposure sa mga projects na ginagawa namin. And then monitoring is also being done. Ito yung mga nito. Okay. Ano ang result? Sa tiger swim, anong nangyari? Hindi kagandahan. Although nakakahuli kami, ito yung catch namin. Napansin nyo, kung may release, successful release, itong medyo light green, successful release. Yung iba kasi, unsuccessful reading, kasi inaabot ng bagyo, climate change, kahit hindi bumagyo. Sobrang init. Tapos biglang mag-detect sa akin si Dr. John. Ay, sa ano mo, nare-release lang. Tapos sobrang init. Kahit madaling araw tayo mag-release, biglang umulan naman doon. Ayun, namatay ang mga nire-release natin. So, ito yung successful release. Mapapansin natin na tataas yung uli pag nag-release kami, babagsak uli. Tataas ang uli, babagsak uli. Nangyari, ibig sabihin, hindi ready ang community kasi meron silang fine mesh nets. So that is the importance of the community. Kahit biologically, meron pang strategy. Kung ang community hindi naman naiintindihan at magkukooperate, wala rin mangyayari. Okay? And then sa abalone, monthly din yung aming monitoring except if may typhoon. So yan, sinusukat namin yung mga abalone, tinitibang, at saka ito ang nangyari. So nag-release kami, ito yung mga release namin. Altogether, we release 15,000 pieces. Maganda naman yung recapture rate. Ito yung nare-recapture namin. Maganda yung figure ng recapture. At yan ang white. Ito siya. Ito yung kanyang shell length. Nakahabol. So apparently, sabi ng iba, ay pagaling yan sa aquaculture, pangit yan pagaling sa hatchery. Hindi po. Kasi nakaka-compare na siya those from individuals grown in the wild. And then, ito pa, the best is 15,000 altogether. Kaya lang, meron kaming mortality in transport kasi nga, na-delay yung mga barko. So, syempre, na-extend, umilit na yung styrofoam na container nila. So, at the start, makita nyo dito, pag nagsasampling kami, puro hatchery bread. Ibig sabihin, yung kinulog namin, nasasampling na namin. Pero later, wala na. Ang nakikita namin madalas na, yung mga anak na nila. So, ibig sabihin, success, di ba? Kasi, yung kinulog namin, nagsianak na. At ang probability na makuha namin yung kinulog namin, maliit na. Kasi, nataig na sila ang dami noong mga anak nila for a period of 5 years. Okay? So, that's a very good kasi no feeding yan, wala kang papakain. So, it's really a strategy for the poor. And then, ang makakapanguha niya, hindi yung nag-alaga lang. Kasi walang bakod yan. They can go up. Pag ang abalong lumabas, pwede nilang pangumain. And then, ang pangha-harvest sa loob ng corals na binabantayan para sa mga members. So, dati, lahat ng gastos ng organization, ng MOSRA, Malukapok Sea Ranchers Association, ay para ang gastos nagkagaling sa amin, pondo ng SeaTech, with support from the government of Japan. Pero
di ba? Astig na. And then, ito sa sunfish. Yan na rin yung dami ng na-release namin, 81,900. And pag nagpo-monitor, ang dami ng ipapakunta. Nag-release na rin kami, at sabi ng mga tao, marami na rin sila nagpo-monitor. So, ito yung data naman sa paglumalabas sa pag-release. Okay. Ibilisan ko na, kasi ito, na-explain naman ito ang ibang malo. So, ito yung pinakamalaking impact sa tulumanan, sa corals. Kasi ito na natira ang balo. So, may mga incidents na rin kami. Pag sobrang low tide, may bleaching na rin, coral bleaching. And then, nung nagkaroon ng bagyo kaya, tinaanan ang mga project sites namin. Ang aklat, tinaanan din ang Negros. At kayo din, di ba? Tinaanan din. So, subalit, ito ang epekto sa mga corals. Ayan, ito, mga maganda dati, nasira. Pero hindi yan sa project site namin, sa ibang lugar yan. Based on the report for Jonathan Antipamara sa UP Diliman. Pero yung sa amin, fortunately, dito kami nag-re-release sa area na yan. When we started, it's just about 4,000 square meters. Pero after 5 years, 1 hectare na, nag-grow na rin yung corals. Lumawak na yan. Eto, nung nag-release kami, ganitong itsura niya. Nagkaroon ng typhoon. Ito yung, ganito na ang picture. Nag-type si Dr. Azuma, yung Japanese deputy chief namin. Ito ang picture. Hindi na-affecto na. Kapit ang mga corals. Maganda ang ugat sa ilalim. Kanina, ito yung itsura ang sinabi kong tandaan ninyo. Nung nag-release kami, ito ang picture noong 2011. Kalbo ang mga corals. In 2013, ganyan ang kataas. Ngayon, mas mataas pa. Kaya ang nangyayari, sabi nila, milyon na daw yung halaga ng mga abalo na nagsingit-singit dito. Yan, abalo niyan. Ito sa fish, sa paligid dito ng pangin. At ito abalo. Okay? So, ano ang mga pangyayari? Bakit namin nagawa? Simple lang, itong karato lang ito napaka-importante. Sinunod ng mga tao. Pero syempre, bago kami mag-release, may ordinansa. Bawal manguha ng maliliit. So we have a 6 cm catch size regulation. Kasi yung 6 cm nakapanganak na. And then, ang community follow-up, hindi naman isang meeting lang, makikinig na yan. Luswan-wan, nandun kami, pa-meeting, follow-up, interaction. So, pare-pareho kami, dugo at pawis ang puhunan dito. Bagyo o ulan, nandyan pa rin. Anyway, so ito yung sa Google ito, wala pa yung release site. Ito, wala yung coral, kalbo yan. 2009, ito na, may 2,100. Noong nag-release kami, 2011, 4,000 yan, in-estimate namin. Noong 2012, 4,800. 2014, halos 1,300. Siguro ngayon, 2017, 1,300. And na-capture sa Google, hindi ko lang na-update. So ito ang nangyari sa ano sa Bulacapong Island, ang mga bahay ng iba. Yan. Wala namang casualty, wala namatay. Pero ang mga corals, aming mga abalo ng sunfish, resilient, natira pa rin sila. And the people are also resilient because we were able to celebrate Christmas party after ilang dalibin. Okay? Kasi na-orient na sila, nagkaroon kami ng mga information dissemination. So, in summary, abalong and sea cucumber CPR have positive impacts. Nakabigay ng mga, nakadagdag ng mga uhulihin sa mga tao, walang puhunan, kundi oras at pagbabantay. Kasi sa gabi, binabantayan nila yan, may volunteer work sa gabi. Kasi, alam mo naman, where there is poverty, there is poaching. Eh kahit nga sa Manila, kahit mayayaman na, may coaching pa rin. Tumalikod ka lang yung cellphone mo, wala na. O, di ba? So anyway, isa yan sa ano, kaya yung walang puhunan, walang feeding,
pero oras ng fisherman meron. Eh, ang community, meron naman silang panahon. So, and then CBR in natural habitat is resilient. And capacitated communities are even more resilient. Kasi nga, napakalang, kagaya nyo rin, kung na-practice na ngayon sa, ano, yung mga lindol, di ba, may drill, earthquake drill, kung na-practice na kayo, di ba, medyo makakaasa na tayo na medyo may resiliency na kayo, alam nyo na ang gagawin nyo. Okay? And then, strict resource enhancement showed positive potential impact. Although, release kami, tataas ang huli, mawawala, magsakuhin. Pero, alam namin ang problema. Kasi, yung fine mesh nets, hindi mapaalis ng mga dapat magpaalis doon. So, governance problem. Yung mga pinong net, nakabantay doon sa pag-release namin. Sabi naman nila, eh kasi yung pito na net, yan naman ay pamuhuli namin ng arupak, yung maliliit na hipon na ginagawa kalamang. E paano tayo yan? So, ayan, yung mga conflict na yan, syempre, kailangan din nila mabuhay. So, that's why we will continue this project on Tuesday, yan, the meeting with me for Region 6. Hopefully, to work with them para ma-enhance yung regulation. Kasi, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is a regulatory body. Wala naman kami sa CITEC na regulatory power. We do scientific research, disseminate it to training, pero yung regulation and the policy making sa department and of course DOST likewise. So more community engagement and government support on law enforcement is required. Pero pwede naman. Kasi nagawa nga sa Bulukago, sa Gay. Basta nauna lang na meron information dissemination at meron policy at mga regulation. At babantayan, gumawa ka nga ng policy, hindi mo naman inonitor, tiwala din, di ba? Pinagbawal ko nga na mahuli ng maliit, hindi mo naman inuhuli ang anong maliit. Dapat, pag nagbagsa ka ng policy at regulasyon, i-follow up mo. Hulihin mo yung lumalabas. Okay? So, in conclusion, CBRE or Community-Based Resource Enhancement is biologically feasible. However, the role of fisher for communities and governance is critically necessary. Without it, biological recovery is not likely to prosper. So, maraming salamat una sa DOST. Sa pag-invite sa amin sa CITEC, bagaman we are not part of DOST sa organizational structure, we are more working with the Department of Agriculture, but we are not under the DA. We are a regional intergovernmental organization under the ASEAN Treaty. So, ASEAN member countries 10 plus Japan. So, that's CITEC. So, kung ang ili ay sa rice research, ang CITEC sa aquaculture, sa fish. And here, the role of CITEC is to produce the juveniles for release. Dati nagpuputus kami ng mga juveniles para palakihin sa cages. Eh habang tumatagal, tumataas ang production ko sa cages. So resource enhancement in natural habitat where there is less cost except for enhancing community participation is the way to go. Kaya kailangan na inuunawaan ng community na nasa kanila ang pag-asa. Okay? So thank you. And for those who are interested about CITEC Aquaculture Department, we have some brochures on the table. I also have, I have this, CITEC Aquaculture Department. Our headquarters is in Bangkok, Secretariat namin. And then, nandito yung training department. Kung may gusto mag OJT. Yan si Doc Malu, palagi yan may pinapagraduate ng mga bata, business advisor. So for those who will be interested in fisheries and aquaculture, even in environmental issues. And this one is my brochure on community-based
Philippines Resource Enhancement. Yung summary nung kinuwento ko sa inyo nandito. Ito is our about aquatic negosyo brochure for the private sector. Kailangan nyo ng advice from SIPDEC pa paano kami lalapitan para tulungan kayo sa inyong existing or new aquaculture projects. And then, ito naman para sa mga government. Kung gusto nyo meron kayong mga proyekto para sa constituents ninyo using your livelihood development fund or whatever public funds, meron din kami format on how to help local governments train their constituents on aquaculture and fisheries activities and projects. And then, it's just the same. I have some brochures also on tilapia onshore. Although it's limited, kaya yung mga tunay na kailangan pakikuha, yung hindi naman masyadong kailangan, pakishare naman sa iba. So maraming salamat and mabuhay Romblon, Sulong Romblon. Partner mo kami dito. Anytime, just call SIPDEC and we will be here. Salamat po ng marami. Ay, question na natin. Thank you, Dr. Salaya, for that comprehensive presentation. Before we proceed to our third and last presentation, ang topic po muna yung mga katabi ninyo. Yeah, umising po. Okay, on to the next topic. Our speaker for this forum is an entrepreneur, business developer, and researcher who aims to empower and catalyze social entrepreneurs in the Philippines and Southeast Asia and fuel inclusive and human-centered progress in society. She graduated with honors from the Ateneo de Manila University and is currently the program officer of the Benita and Catalina Young Foundation, or BCYF, Institute for Social Enterprise and Development, and general manager for the BCYF Consulting and Business Services Social Enterprise Asia. By the way, we would like to acknowledge the presence of the BCYF Chair, Mr. Antonio Yap. Thank you, sir, for your time. So, here to talk about zero carbon footprint and climate change and the BCYF Personal Carbon Footprint Project. May we all welcome Ms. Noreen Maria T. Bautista. Hello! Magandang umaga! Hi! Gising pa ba tayo? Yes. Okay, medyo tayo, no? Sobrang scientific ang ating morning. The whole week, actually, in fairness. Since this is, after all, the National Regional Science and Technology Week po. So, maraming salamat po sa DOST-STII MIMAROPA sa pag-imbita po sa BCYF. As mentioned po, I am with Mr. Yap here, our chairman. Konting update lang sa city, I think hindi pa na-update yun. Right now, I used to